saan ba yung duty ng tower? Di ba ito yung entrance? Hmm, eto, magano lang kayo. Hindi, nandun sila lahat eh. Ano pasukin natin? Ano sir? Sorry sir lang yung ano ko yung mistakes kaya na natumba ko yung dalawa eh. Dahil you could just imagine that si Senator De Lima nakapiri ng mata. Tapos may black instrument na nandirito. Of course, yung hostage taker iba na iniisip. And here comes Pes-Pes negotiating. Tapos habang kinakausap niya, dahil nakaganon yung instrument dito, he was out. Sabi ko, sige, Pes-Pes, kuha mo akong tubig. Kumuha naman ito ng tubig. Habang kumukuha siya ng tubig, abot mo sa akin. Nung inaabot na ganon yung tubig, ako yung hostage taker. What he did, well, nasa pintuan siya, kalahati ng katawan niya, covered it. Habang binibigay niya yung tubig, kinuha niya yung baril niya. Sir, magandang hapon po, General Paul ng SMNA News. Isang follow-up question lang. Pag mga ganito, sir, kasi sinasabi natin kanina na either front lang yung legal ano business na to, may possible ba na gagawin ang kapulisan natin na pag-aralan yung mga businesses na pinapasok ng mga kapulisan ho natin para masiguro na ang lahat ng mga negosyo nila ay hindi nagagamit sa kanilang illegal na koneksyon o trabaho sa if possible lang. Thank you, General. Yes, dapat naman ho talagang pag-aralan yun. Ano? At I will go further. This should, I would encourage all the local government units na dapat ma-check po nila. There's a way in checking po whether yung business po na in-apply po nila sa mga different municipalities or cities are really doing what they are supposed to do. So ito ay kailangan po natin ng laging inspection po ng ating mga local government units. If there's a way po na yung police po ay they will be given a visitorial power, ay mas maganda po para na-check po natin kung talaga nga pong totoong negosyo or yung inirehistro na negosyo ayun po yung ginagampanan po ng mga business people or business establishments. Thank you. Paul, sir, may pahabol po online na lang from Alfred Dalison. So may other active cops ba na inimbestigahan pa? We have yet to wait for any revelation coming from Master Sergeant Mayo at this point. Thank you, sir. Are our source persons ready to accept yung tanong, sir? Other matters naman, if it's allowed, sir, okay lang po. Okay, Paul, go ahead. Sir, yung nangyari po kanina, kukumustahin lang po namin either kay Secretary Avalos, kung ano po yung naging yung pagbisita niyo po kay ex-Senator Lila De Lima, kumusta na po siya, and of course kay General Azurin sa nangyari po kanina, baka pwede pong ma-expound ulit. Thank you, sir. Before I answer the question, gusto ko lang dagdagan yung sinabi ni General Azurin kanina. Ito yung malaki. This is 1 billion na huli police. At kayo na rin nasasabi, there is that angle. Maganda ang team namin dito eh. Maganda itong team ng police na ito. Ito yung team na talagang tutugis dito. And I would like to guarantee that. Maski tamaan, maski sino rito, maski kabaro o hindi, dire-diretso to. And I would like to see that through. What is important is not the arrest. What is important is the conviction. At importante ang internal cleansing of the PNP. If there are some rotten eggs, iilan lang naman yan, nasisira sa PNP. Dapat ma-identify, matukoy at matanggal kaagad. We promise you that. Kaya importante rito, it is the case. As a lawyer, I'm very interested in here. Importante lahat ng ebidensya ayon sa batas. Walang technicality.
Usually when you go through the courts, it's usually the technicality kaya nidismiss ang kaso. There should be no technicality here. Okay? Now, pagpunta naman dito sa isang kaso, yung tungkol nangyari kanina, I had the opportunity to discuss things with Senator De Lima. Actually, inutusan ako ni Presidente para sabihin kay Senator na if she wishes, she could have another facility. It might be a bigger one at her option. Kung gusto niya, dahil nga ang nangyari, at another facility, may tatlong escapees na tumakas. Pagkatapos, unfortunately, yung isa na padaan malapit dun sa kanyang compound, sa facility niya, dun siya na hostage. So, what is important here is the safety of the senator. Yun ang gusto ng ating presidente. So, option ni Senadora, kung gusto niya doon sa kanyang facility ngayon or yung ino-offer. Ang sabi naman kanina sa akin ni Senadora is that okay na, dito na lang ako sa akin ngayon dahil safe naman daw siya. She feels really very safe. No? Saan nangyari? So, yun ang offer ng presidente dahil worried siya about Senator De Lima. In any case, yun nangyari kanina, they will review protocols. Whatever na kailangang protocols na baguhin, yung pagpapakain na isang tao lang, siguro i-check lahat ito. Plus, remember, this is an old facility. Luma na eh. Kung kailangang baguhin, kung kailangang may ipagawa, gagawin ito. No? But at that point, of course, yung kanina, sorry pa, talon-talon ako ah, I just really would like to commend, of course, the Chief PNP, the generals, most especially Domingo here. Ang galing mo. Ha? Congratulations. I've been monitoring the operation since yesterday. Hindi lang ito isang araw. Ha? Tuloy-tuloy ito. It's not a matter of getting one person dinuktong-duktong nila. It's a very good intelligence work coupled with the experience of an operative. And most importantly, it's a teamwork of everyone. Mayor Lacuna, maraming salamat din. It's a teamwork. Kaya nga dito, hindi kailangan maging madugo. Kailangan magkaisa lang ang taong bayan. Mauubos natin yan. Yun ang message na sinasabi pa natin ni June, ni Chief, no, na gusto namin mangyari. Sama-sama tayo rito. No? Okay? So, yun about drugs. And another thing that gusto ko naman i-comment sa kanina ay si Colonel Pespes. Colonel Pespes saved the day. He was the one who was able to neutralize yung hostage taker. Very quick thinking, very quick action ang ginawa niya. No? Is Colonel here? Colonel Pespes, dito ka? Colonel Pespes, are you here? Please, para makita ka naman dito sa camera. He is Colonel Pespes. Ha? Colonel Pespes. Kanina, ninuwesto niya sa akin kung paano niya ginawa. No? At nung pinakita niya, bumilip ako sa taong iyo. To. Dahil, you see, that is the kind of officers that we have right now. Quick thinking, magaling magbay ng time, and most importantly, very alert, mindful of the safety of the good senator. Kaya bumilip ako sa dalawang ito, and of course, the whole PNP. Ha? Thank you po. General, siguro yung assessment yun na lang kung ano ba, would you say na mabilis ba ang naging action ng Special Action Force, ni Sir Mark, ng the whole team po? Definitely, with what happened, nakita natin dito yung decisiveness ng bawat men on the ground. Kaya nga kanina, may mga pinapakita na video na kumakalat. Sabi ko nga, the video that are being spread, it does not tell the whole story. We need to see or to hear yung ano yung totoong nangyari. And yun nga yung sinasabi ni Secretary is yung judgment call ng ating camp commander, si Colonel Mark Pespes, did and saved the day for everybody, specifically the good senator, si Senator De Lima,
At just to confirm din yung sinabi ni ano ni Secretary Abalos, I also visited Senator De Lima and reiterated po yung instruction ni Presidente. And according to her, in the presence of Senator Risa Hontiveros, she feels safe in the PNP custodial po. So, Secretary, sir? Yes, on record, in just 3 months of the Marcos administration, it's approximately 8 billion worth of methamphetamine, more or less. 2 billion before and about 6 billion now, that's approximately 8 billion. At kaya namang gawin, no? Kaya talagang gawin. 2 days ago, we have launched Buhay ay Ingatan, Droga ay Ayawan, or BIDA. With the same intensity of the drug campaign on the basis of the Constitution, in accordance with our oath, it should be complemented by what we call as reduction of on the part of the buyer. No, reduction. So because of this, we had an agreement with all agencies of government, including the civil society and the different sectors, to fight drugs. Each and every agency has a role. Dole, labor, paghahalap ng mga trabaho sa mga kinakailangan mahanap ng trabaho, mga may problema. To avoid drug addiction, TESDA, Vocational Skills Program, DSWD, for those who are now pinpointed as siguro para magbago na, to help them, they are now in crisis. At marami pang ahensya ng gobyerno. Dangerous Drugs Board for education at the very grassroots level. DILG for the BADAC or Barangay Drug Abuse Council and the Anti-Drug Abuse Council on the grassroots. Pinpointing those who are using it and pinpointing those who are pushing para makausap sila. Ano bang problema? It is really the family. It is the church, the community, the school, the government. Lahat tayo. And the same intensity of what the police are doing right now will be complemented by this buyer seduction. I tell you, we can really defeat this drug problem in our country. Yun na po, at maraming salamat.